Filipino athletes are back in the country after their stint at the 19th Asian Games in Hangzhou, China, which yielded 18 medals, 4 of which are gold. And joining us live in the studio tonight is none other than a gold medalist, Annie Ramirez, who bagged the country's 3rd gold in the Games after ruling the women's 57-kilogram event in jiu-jitsu. Good evening. Thanks for joining us, champ. Gold medalist. We're proud of you. I know, for I'm so sure. proud. I'm so speechless. What does this medal mean to you? At dahil mo pinagdaanan bilang isang atleta? Siyempre po, malaki po yung meaning sa akin itong pagkakuha ko ng gold. Kasi nung last Asian Games, di ako nag-medal. Then first match pa lang, eliminated na ako. Then after 5 years, ayun po, nakuha ko yung gold. So marami siyang ano sa akin. I mean, malaki, mabigat yung halaga sa akin itong ano, gold po. So it sounds like you took the lessons from that last Asian Games. Yes. Talagang you took it to heart para... Opo, ano? Kasi parang after nung Asian Games 2018, nagkaroon ako ng anxiety eh. Nang dahil nga natalo ako agad, kumbaga nag-prepare ako all the way to that competition, then hindi man lang ako makuha ng any medal. So, yun po. Kaya very happy ako na nakuha ko finally yung gold for this time. Annie, can I ask lang, was the preparation more mental or physical or both? Nabanggit mo kasi nagka-anxiety ka from before. Did you have to work on your mental game more? Yes, obviously, given na yung physical. Opo, kasi yung physical, I mean, all throughout the year naman po naghahanda kami. Then yun nga, kumbaga dati, hindi ko masyadong pinahalagaan yung mental aspect ko as an individual. Pero nung after nga nung Asian Games 2018, doon ko na-realize na very important din yung mental as sa part ng laro. Hindi lang kailangan physical. Kasi minsan yung katawan, sumusunod siya sa ano yung dinidikta ng isip mo eh. So, yun yung isa sa mga na-discover ko nung 2018. Then, winwork ko yun na pagdating ng laban ko this Asian Games, na hindi na mangyayari yung mga nagawa kong mistakes before.